sa upper bracket kung sino manatalo dito, bababa ang lower bracket. Ano eh, it's all about preparation. Diba sabi nga nila, preparation plus, is it plus success. Ah, yun yung last pick natin. Yung Harith dito nasa side ng Aura PH. So yun yung magiging possible gold lane na tatapat sa Phobius kung sakaling golden yung magiging lane ng Phobius dito. And I think it will be a very advantageous spot para sa Phobius kasi Chrono Dashes isa rin sa mga factor. Rather, Benny Cutie pala yung magiging gold lane along with the Phobius sa may XP lane. Mm-hmm. And kung mapapansin nyo dito si JP ang gumagamit ng Natalia and si Greed ang magkakagura. This is not, did not expect this to happen, pero it is the, sabihin na lang natin, adjustment na willing gawin ng Aura para makuha yung win. So like, pati nakikita mo sa Aura PH, there, dalawang flame shot, so there's a lot of possibility for a kill snipe here sa side ng Aura. At ang bilis din ng kanilang growth when it comes to the mages kasi meron silang mystery shop. So, talagang more on tempo control ang ginagawa, or tempo advantage ang ginagawa dito, or current composition and build up ng mga emblems ng Aura PH. Mm-hmm. JP, pinahanap ang mga juicy targets sa side ng Omega. Hinahanap nila yung YSS, Nord Hades, nandito na din sa area. And nahuli nila si Haji, and ganito ka vulnerable yung first few minutes ng isang YSS jungler. And si Lord Hades, hindi siya magdadalawang isip na mag-dive. Gagawin niya yon si Heath at si Haji ang first casualties for the side ng OMG. And doon naman sa Aura, it's going to be JP and Kilowash. Yep, good trade para sa side ng Aura PH. Kahit nagkaroon ng unting casualty, but getting that early kill, preventing any experience gain sa side ng Omega, that is a really worthy trade. Pero Toshi, punishing the overextension of Lord Hades, medyo malalim doon. Hindi pa level 4 si Benny Cutie. Pero nagkaroon siya ng opportunity. And at the same time, Tads, walang Tempest of Blades si Lord Hades para mataka siya doon eh. Naku po. Pero alam naman natin na si Ling makakabawi pa rin yan. Pero ang pinakamalaking factor doon is yung kanilang buff na tingin ko ay kakakuha lang din sa side ng Aura PH. So medyo mababa, medyo mag... Dito, yung side ng Omega, tingin ko may paglalagyan yung gigil na yon sa sa Omega PH. Totoo yun. Pati nakikita natin eh. Sa ngayon pa lang, kumbaga, respetado ng OMG na, okay, ganito yung playstyle ng draft ninyo. Talagang malaki yung potential for the early kill. So, kailangan nating i-drag yung laro na patagalin pa natin. Bigyan pa natin ng unting pagkakataon or unting panahon dito si Hajizi na magkaroon ng unting items. Looking at the KDA 055, pero kapag nakakuha ng strike kill or strike bounty dito si Hajizi or kahit anong members, or kahit sinong members ng OMG, yung 35.3k na yan, mas tataas at tataas kaagad yan since malaki na rin yung bounty na pwedeng ibigay. Especially for those heroes na mataas na rin yung kills, especially kay Greed. 408. So tingin ko, yun din yung ginagawa ni Greed eh. Kaya siya nagiging mas lalong maingat eh. Ayaw niyang bigyan ng pagkakataon yung OMG to catch up. And hindi na kanya pinapalapit yung mga members ng side ng Omega. Binabato niya yung pana niya. At an accelerated rate and tutumba si Kenji. Nakuha nila yung Lord. Aura, 12 minutes in, yun ay isang Luminous Lord at yun yung tutulong sa kanila para itapusin at makuha yung first win nila dito sa series natin. Omega naman, kailangan nila pigilan to. Kung nakikita mo kung ilang tao yung sineset up nila dito sa may mid lane para lang pigilan tong certain Lord na to. Eh, madami-dami silang kailangan gamitin. Mga apat yung dinirelegate nila sa may gitna. Oo, pati nakikita nila na si Greed. Ito yung gustong-gusto ni Greed eh, na magkumpulan yung mga heroes. Isang semi umbrella, yun yung overturn, pero hindi aabot. Disengage ka agad. Pero, still mission accomplished. Tier 2 turret na takedown ng Aura PH. Mas madali nila makakuha o may steal yung mga buff. At yun nga yung ginawa ni Benny Cutie. Nakuha nila yung value na hinahanap nila. Aura, Lord Hades, nandun lang sa may baba. Ayaw niya talagang sumama sa laban muna. Kasi kaya niya naman mag-finch poise papunta eh. Oo. Baga, with the mobility, talagang makakahabol pa rin siya. Mountain Shocker, ginamit. Pero para lang magkaroon ng information, magkaroon ng unting way or maplanado, mas maplanado ng Omega yung next attempt nila. Pero Thirst, nakikita mo naman yung Aura PH talagang chine-choke out sa loob ng base yung Omega para makuha nila lahat ng resources. It's all about economy na naman. Thunderbelt kinuha ni Lord Hades, and alam mo, it's all about economy. You're correct. And it's all about choking or forcing out
yung kalaban mo doon sa sarili nilang jungle. If you want to talk about economy, ang pinaka economy na pwede nilang farmin dyan, obviously, is yung nakikita nila sa mapa, which is yung kanilang mga minions. Pero when you think about it, yung economy na makukuha mo dun sa jungle, napaka-importante din. And yun yung isang part na kailangan mo ipaglaban eh. Mm-hmm. For the side of Aura, ginagamit nila yan para i-bait out dito yung mga members ng Omega. Kung gusto nila, pumasok kayo dito pero mag-death brush kami. Makakuha kami na sa dalawang kill. At tingnan mo, first time na makita nila si Curtizzi na lumapit sa jungle, tinalo na nila agad. And mapilitan siya na gumamit agad ng flicker. Oh, pati mapansin mo kanina, si Kenji sinubukan niya lumabas dun sa may area pero ang bilis ng responde ng Aura. Talagang matitakedown nila kaagad at respetado din, alam ng aware, rather, ang Omega sa mga ganong klaseng instances. So, sobrang ingat na ingat. Ingat na ingat ang Omega dito na lumabas. At alam din nila na laging nandyan si Kilowash na pwedeng pumasok agad with his ultimate, yung demonic force. At ilang beses natin nakita yan kanina eh, sa may Lord area, unting dashes lang sa side ng Omega, nakapunta siya kaagad kay Kenji and he's the one who's securing that kill earlier. So malaking bagay talaga sa side ng Aura and Omega to play safe now. Literal na tumalon sila or tumalon siya na parang bagong taon. Oo, tumalon. Literal na tinalonan niya yung mga member at wala naman din kasi magagawa si Toshi dito eh. Kailangan niya gawin yung trabaho niya which is dash in, dash out. Dahil nga, yun yung potential na ginagawa ni Benedetta. Leave a lot of damage output para doon sa mga members ng side ng Aura na kapag kakailangan na lang mag-clean up na lang ni Haji with, sabihin natin, yung Mountain Shocker or probably yung kanyang proc ng passive, yun na lang yung ibibigay niya. Kumbaga, ilalagay niya sa isang pinggan para ipapakain niya na lang kay Haji. Kaso, nagiging problema naman kasi, natatalon ni JP. Yun yung ginagawa ni JP na magaling dito eh. Nalolocate niya naman kung nasan si Haji. At tsaka tumatalon si Lord Hades. Yun yung duo dilubyo nila. Si JP, makikita niya, report niya, ayo, Hades, andito na. Nice, patang ko na yung target natin. Tapos biglang tatalon na lang sila pareho. Bigla. 10-4. Positive, tol. Ito na naman! Ayun na naman, kaya na naman yung galawan nila. And, yun. Anytime na may makita silang tao, radyo na kay Lord Hades. Kumbaga, ito yung nag-iisang link na may walkie-talkie. May walkie-talkie. 10-4, 10-4. 10-4, tol. Mukhang nahihirapan dito, ayaw nilang palabasin. Pati, ang dami palang tumatalon dito eh. No? Kasi si Benny Cutie, kapag nagsasaman force, yung Chrono Dash, tumatalon din siya. Kasi diba, ano siya, Tiger siya o... Ano ba siya? Tiger. Tiger, diba? So, Leonin, Leonin. Leonin. Oh, baka nasa ganun. And tatamaan na pala si Benny Cutie. Yun sana, hinahanap din ang opening. Pero si Toshi, pumasok na sword intent. Hindi tatama. At kung nakikita mo dito, Kilowash, lumalaban pa talaga. Invisible frames, doing work. Kamunti ka na siya tamaan ng pana, pero nadodge niya yung pana. Nadodge dahil niya. Ginamit niya yung kanyang ultimate. Wow. Ganun talaga, kaingat at kalakas ang Phobius. Hindi siya invisible frame eh. Ang tagal nun eh, kasi parang alam ko na-suspend ng point something second pa yung arrow doon na pwede pa siya tamaan. Pero hindi pa rin siya bumababa. Hindi pa siya, invisible frames. Invisible frames. Hindi yun isang pitik. Hindi isang pitik lang. Kasi literal na madaming, matagal talaga. No? Pati kung tutuusin kasi, ano yun eh, situational na din kasi yung Phobius eh. Kung walang dashes yung kalaban, hindi ka rin makakagamit ng ultimate. So, tingin ko sobrang bagay na bagay talaga dito yung Phobius sa side ng up against Omega's composition. At nakikita mo unti-unti, binili ng Aura PH yung auras nila. Nagkaroon sila ng split push potential. All three lanes occupied ng Aura PH since yung Lord na sa bottom lane. And nakikita mo yung aggression ni Creed. Kilowash tumalon sa may gitna. Kenji ang main target nila. And Asta Kosai will do the trick. Mapapabalik niya. Heath ang next target. Double kill para kay Greed dito. At si Lord Hades, wala siyang pakialam. Trabaho lang, walang personalan. Kukunin ko yung kill. Ladies and gentlemen, this winning moment is brought to you by Head and Shoulders. And now, itong series na to, nasa 1-1 na tayo. Nasa 1-1 na tayo at malupit ang ginawang...